Ayo. Tingnan po niyo guys, gaano kahirap. Gaano katuktok. Ayo. Guys, magandang umaga po. Alas 9 na po ng umaga ngayon. Namigalaw shout out po sa lahat. Meron lang tayo pong problema, no? Tungkol po sa pinaparusahan ni Linyo. Kasi po, yung mga magulang po niya ay nasasaktan. Ngayon, ang nais po daw nila. Kasi nagbigay po ng babala na yung mga magulang dito sa amin. Kung hindi daw kami magbabayad po sa sugat ng kanilang anak. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa masyadong makapaglakad ng maayos. Kung hindi daw ako magbabayad, kung hindi daw ako magpunta doon sa kanila, sabi nila, aabot daw kami sa barangay. Ngayon, samahan niya po ako kahit napakahirap yung daan dito. Yung ayong kasama ko guys, dito po si Dodo, yung kamapangin ko. Ayong ano guys, no? Yung pinuntan ni Bibi po doon, kasama ko siya. Kung saan po pinunta natin yung parang lumang bahay na rin. Sa ang totoo daw, ang bahay po ng kanilang mga magulang dito daw sa area na to. Kaya hahanapin natin dito. Nagtatanong po ako dito sa mga taas. Pero wala kayong makikita itong kabayan dito guys sa baba. No? O dito sa taas. Wala talaga. Dong. Hinihina lang dong ha. Pasig maigot at sundang mo. Nagdala na kami ng itak guys. Mientras sayo pa, atubangon na to ang iyahang maginikanan. Kung anong, kung bakit po, harapin natin yung mga magulang niya. Kung bakit po nagkakasugat po ang kanilang anak. Kasi po, para maipaliwanag natin nang maayos kung bakit nagkaganyan. Kasi ako ang ilanggi dumbol nga. Ako daw ang hinungdan. Kaya ako daw gituslak. Grabe. Dapat mo makausap natin yung magulang niya na yung ginawa niyang paninira doon sa bahay ni Linyo. At saka yung tinapon niya yung ano, napakahirap yung daan dito, guys. Pero okay lang. Para hindi tayo para madaling malutas yung problema, harapin natin yung magulang. Ipakita natin yung video yung sinira ng kanilang anak. Sana matatagpuan natin yung bahay dito kasi malayo po yung natanungan natin kanina. Medyo creepy din ito ng area. Tingnan po ninyo guys, oh. Parang area ni Swood. Ay Diyos ko, kalisod ba rin eh. Pag naligid ka dali, impas. Piang. Asa kayong bahay niya dito. May tao. Diyas sa ubos. Kundi daw ako mag kipag-ariglo daw guys. Ano daw? Kakasuhan daw tayo ng injury. Ano bang ginawa ko doon? Wala naman ako ginawa sa kanya. Mayarap po talaga pag ganitong kaso guys. Kasi lalo na pag sinabi natin na elemento yung gumawa niyan. Ayaw po maniwala ng ano. Mga kapitan or what else. Kaya. Hindi ako daw. Distansya lang darong kasi badagma ka, maigo atuwang ko ng itil. Sunda, hait pa kayo na. Mas maganda talaga may kasama tayo para kung may hindi magka, ano, hindi magkaintindihan yung pinag-usapan natin at least kung may mang mayayari man, meron makareport na kasama ko kung ang mangyari natin dito.
Mahirap dahanan dito, guys. Napakatuktok. Magmasid lang tayo. Baka pa nga may mga patibong sa atin. Haluka po dito. Sa lugaran ni dito. Itak lang yung lala namin dito, guys. At saka yung mga pakontrak natin sa elemento. Yung pinunta natin dito, hindi naman to elemento. Tao to talaga. May kubo, guys. May kubo. Baka ito na yung... hindi man yung bahay yun. Luma man yun. Saan kayo yung bahay na sinasabi ng nakausap natin doon? Diyos ko, nakapakahirap naman to. Kaya huwag maligid na niya. Ay, gusto siya kadong nga, di lang kadong. Pagkahirap talaga. Diyos ko po, yung buhay na to. Hirap pala magdala ng boots. Buta. Mabigat. Kasi pag na slide ka, pag na ligid ka sa ubos, injured ang kalalabasan natin dito. Paano na tayo maghuli ng mga masang elemento? Tara dong. Parang may tumakbo doon sa baka ahas ba? Magtatalong tayo dito, guys, pag may makita tayong tao dito. Kung may nakatira ba dito sa kubo na to. Nag-demand pa yung mga magulang magpabayad sa sugat ng kanilang anak kasi hindi na nakapagtrabaho na kung nilang magpabayad ng araw ng income ng kanilang anak bawat araw. Sarili ko, bakit ako magpabayad? May ginawa naman siya kasalanan doon sa park. Bakit niya sinusubukan yung duwende? Baka ito yung kaya hindi nakipag-usap sa inyo sa atin. Baka ito yung nakikita niya na nabigyan tayo ng problema. Pero okay lang yung linyo. Di ba siya rumayos yung natin dito, guys? Video. Kasi napakahirap yung daanan. Ayaw kong lumaki yung problema. Kaya hanggat maaga pa, lutasin natin kaagad. Kung magbabayad man sila, kung may kaya tayong ibigay para panggamot, bigyan natin para walang gulo. Para malinis natin yung ano natin. Kasi po baka po masyado pang mapapahamak tayo nito pag hindi natin bigyan na gusto kanila. Mahirap po talaga, guys, mayroon ang kaibigan ng mga elemento. Kasi po, ang delikado niya pag sinusubukan tayo yung buhay na natin. Kung makapagtanggol ba yung elemento sa atin. Yun talaga ang pinakadelikado dito. Luma namang bahay na to. Dong. Kaya na dong, hinayin nilang dong. Napakahirap talaga.
daanan dito. Kung ganito yung daan natin lagi, eh, iwan ko lang. Baka yung tiyan natin. Ayo. Tinapoy nyo guys. Maano kahirap. Maano katuktok. Ayo. Walang nakatira dito na. Mayari ng kubo dito guys. Asan kayo yung bahay na sinasabi nila? Wala. Walang tao. Asan kaya dito guys? Ipagpatuloy natin yung paghanap dito yung bahay ng mga magulang yung binata para masolve kaagad yung problema natin. Mahirap po pag aabot tayo sa kasuhan, baka mapapahamak pa tayo, lalo pang ma-discourage sila nyo sa mundo natin. Uy! May daanan dito guys, dito tayo dadaan. Baka dito yung ano. Lalo malay na. Wala talagang bahay dito. Mahirap talaga. Hindi natin iwasan guys, no? Yung mga magulang talaga ay nasasaktan din sa kanila mga anak, lalo na pag kita nila nahihirapan. Kaya ako kalmado lang ako dito kasi mga kasi magulang po tayo eh. Kahit gaano pa kasama yung mga anak natin, kapag nakikita natin na nahihirapan sila, ha? Resub kita rin. Asa mong balay de ato? Giingon nila. Paano natin makausap yung mga magulang? Sana hindi maras yung magulang nila, no? Malapit lang daw dito sa saog. Walang bahay. May tao guys, oh. Tatanungin natin dyan. Ngayon. May kubo pala doon sa tabok. Sabi ng nakausap natin sa baba o sa taas, ang sabi niya, hindi daw tayo makatawid pa dito. Mayroon doon bahay daw dito. Yung mga magulang na humingi ng tawad ko ninyo. Mamaya guys, pupunta natin yung ano doon. Oh, may mga tao doon sa ano, tawid ng saok na sa tabok. Kausapin natin mamaya kung kilala niyo, kung kilala ba nila yung ano, yung binigay na pangalan sa atin na si Richie Jimeno, yung apelyido daw. Saka ano, may damit dito guys, oh. May damit na iniyok kinsa kani, baka may tao mamaya dito sa
sana may tao makita natin dito. Mahirap maghanap doon. Wala, hindi tayo sigurado dito. Baka mapapahamak pa tayo dito kung saan po nakatira yung mga magulang niya. Ito guys, nakakapagod na paghanap. Baka hindi tayo sigurado dito kung ito ba yung tinuturo nila na bahay ng mga magulang yung binata. Abangan niyo po niyo guys, tatawid tayo doon. Magtatanong tayo, may nakita po tayong tao no, doon sa tabok. Kasi po ayaw ko talaga na lumaki yung issue na to. Kasi po ayaw kong mas lalong delikado po talaga yung ganito pag hindi natin hinaharap yung mga magulang. Baka po ano pang gagawin po nila sa park. At saka ano pang magagawa po ng kaibigan na po natin. Hindi baka po mas lalo pang lumaki yung problema. Kaya nandas sa'yo pa ayusin po natin yung problema na to. Kasi po ayaw kong susubukan nila tayo ulit. Tapos baka po magtampo silin yung anong gagawin po nila sa atin. Kaya ngayon guys, hanggat maaga pa, latasin natin. Kung maghingi sila ng pera, hanggat kung kaya natin, na bigyan po natin yung mga magulang nila para po sa sugat po ng kanilang anak. Kasi po ako po talaga yung ano nila eh. Sinisisi ako daw yung gumawa sa kanilang anak. Delikado po talaga tayo kapag ganito po ang problema. No? Hanggang dito lang muna guys ha. I-update ko lang sa inyo kung makausap ko yung ano doon, magulang nila. At saka matanong natin kung saan talaga yung bahay. Salamat po sa inyo. Sana po ipagdasal po ninyo no, na malutas natin itong problema na to. Another pagsubok na naman to.